It's Nern TV! Hello mga katropa! Ayos ba tayo dyan? Eto, ngayon ay update. Ikinabit ko uli itong neck sa body para malaman ang mga measurements na kailangan ko para maikabit ang bridge, yung bagong bridge na binili ko. Now, ang gusto ko kasing ipakita rito, no, yung sagot sa tanong na saan ko ilalagay yung bridge, di ba? So, yung bridge na nandito, ganong kalayo siya dito sa nut na naandito, yung tinatawag na zero fret. Okay, pero hindi zero fret yan, nut yan, nut. Ito. So, ang gagawin po natin ay ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang measurement na kailangan ninyo para malaman kung ganong kalayo ang bridge dito sa nut. Okay? So, madali lang po yan. No? Usually, pagka bumibili kayo ng neck, nakasulat na doon kung ganong kahaba yung gitara. From the nut to the bridge, usually susulat doon 21 fret, 30 inches. Okay? So, ibig sabihin ng 30 inches, hindi po yun yung haba nitong neck. Yun po ay ang haba nung nut to the bridge. So, 30 inches, ibig sabihin, from the nut to the bridge, 30 inches. Okay? So, yun ang unang palatandaan kapag bumibili kayo nung neck ng gitara. Pero, halimbawa, meron na kayong neck. Okay? Wala kayong body. Wala kayong kahit ano na measurement. Basta ang alam lang ninyo, meron kayong isang neck. Tapos, wala kayong body. Paano ninyo ngayon malalaman kung ganong kalayo ang bridge sa nut dito? Okay, madali lang po yan. Ang importante lang po ay itong 12th fret. Okay, yung 12th fret. Bilangin nyo lang po yung mga number of frets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, yung 12th fret ay importante po. Okay, ang gagawin nyo lang po ay susukatin ninyo from the nut to the 12th fret. Okay, so, pakita natin, ano? Oh, wait. Alright. So, makikita ninyo, no? Ito yung 12th fret. Ito. Okay? At makikita ninyo 17 inches, no? From the nut to the 12th fret. Okay, 17 inches. Ang ibig pong sabihin niyan ay from the 12th fret, itong fret na to, to the bridge, dito ay another 17 inches. In short, ang ibig ko pong sabihin ay husukatin lang ninyo itong up to the 12th fret, tapos doblehin ninyo. So in this case, 17, doblehin, 17 plus 17, 34. So, ang haba po nitong gitara nito from the nut to the bridge ay 34 inches. At makikita ninyo yan. Sinulat ko na doon. Sinukat ko na. Makikita ninyo also, minarkahan ko yung dating bridge na nakakabit dito. Okay? At tapos, ay ginamit ko yun as markers kung paano ko ikakabit yung bridge. Okay? So, alam ko na kung saan ko ilalagay yung bridge pretty much dito sa drawing na to, no? Okay? And now, alam ko rin na 34 inches dapat ang, at least 34 inches dapat ang layo ng bridge to the nut. Okay? So, yun po ang gusto kong i-share sa inyo, no? Kapag kayo ay mayroong gitara, alam ninyo yung neck, hindi niyo alam yung haba ng gitara, alamin niyo lang po yung 12th fret, yung sukat ng 12th fret, tapos doblehin ninyo, yun po yung haba ng buong gitara. In this case, 17 inches,
hanggang dito. So, 17 plus 17, 34. Ibig sabihin yan, from the knot to the bridge is 34 inches. Ganun po ang lahat ng mga gitara. Okay, so pakita ko naman sa inyo kung paano kong ginawa itong mga markers na to or paano ko gagamitin yung mga markers, no. So itong apat na lines na to represents the strings, right? And this is how far the saddle is on the highest string, and on the lowest string, this is how far the saddle was from the previous bridge. Okay, and now I'm gonna put this new one. Okay, and I'm gonna put it right there. Okay, and I am going to align it with the markers. Okay, so this is how I see it. Meron akong mga markers dyan eh. Ayan. Ito. Okay. Yung line. Okay. And then there's another line here. Yeah. Okay, there it is. Yeah. So, pretty much. And then makikita ninyo may mga ano na yung mga holes. May mga marka na rin yung mga holes. So, yun. Ganyan po. Ganyan ko gagamitin itong mga markers. Makikita ninyo, no, itong saddle na ito is not exactly 34 inches, right? The good thing about this is that it is adjustable, right? So, is this one. Okay, so continuing. Pasensya na kahit nagkaloko-loko yung camera. So, yung mga saddles, okay, ito yung sinasabi ko mga saddles, apat na saddle, adjustable. So, pagka nakabit ko na yung mga strings, itatama ko lang siya dito sa mga markers na to. Dalawang markers na to. Okay, so yeah, that's how we're gonna work on this. Also, nakikita ninyo yung marka ng mga strings, ano? Ayan, ah. See? So, pretty much, inalign ko lang yung, ano, yung mga strings doon sa linya. And that's how it goes. Okay, so ready na ako na ikabit ang unang knot natin. Okay, so ito po yung knot at ito po yung screw na sinasabi ko na madaling mabali. Okay, so ang gagawin ko ay unang-una lalagyan ko ng Vaseline. Gagamitan ko ng Vaseline itong screw na to. Okay, konti lang. Ayan, ganyan. Dahil ito ang gagamitin kong lubricant para maipasok ng madali yung screw doon sa butas. Okay. And then, ito naman, makikita ninyo mayroong parang maliit na kuntil doon. Okay. Na papasok naman doon sa maliit na butas na yon, at lalagyan ko ito ng lalagyan ko nitong ano, super glue itong nut na to para mas matibay siya, added strength. So bibitawan ko na itong camera ngayon at umpisahan ko na. Thank you.
Okay, mga katropa. So, ayan na. Naikabit ko na. Hihi! Okay. Magbubutas na tayo. Oops. Hindi pala nakakabit yung baterya. Teka. Linisin na natin, tanggalin natin itong mga marka. Okay, tunilin na natin. Okay. Gagamitan ko ng Vaseline. Itong mga tornilyo para merong pampadulas siya. Gusto ko sanang gumamit ng drill eh, pero natatakot ako kasi baka mabali ang ano, tornilyo. Hindi naman siguro mababali, no? Naikabit ko na. Okay, buhay na natin. Buhay na natin itong gitarang to. So, nanguhula lang ako mga katropa, no. Medyo may kahirapan to. Hindi ko alam kung paano ko i-ano. Okay, continuing. Ito na yung first trick ko. Okay, tinuma. So mga katropa, this is the first time na gagamitin ko itong ganitong klaseng bridge. So hindi ko pa alam kung paano exactly ang gagawin ko. Thank you.
Okay, so ayos na, naikabit ko na. Checking ko na lang intonation, saka height, yung action, ayos na. Yung natin. Yung. So here it is, ladies and gents, my new converted headless bass guitar. Ayos! Okay mga katropa, so tinutono ko na siya, no? And habang tinutono ko, napansin ko medyo parang naggumagalaw itong ano, itong mga nuts na ito. So tiningnan ko, no, nakita ko oh, yung ano, nakaangat na siya. Oh. Ito rin, oh, nakaangat na siya. So hindi maganda. That's not a good sign. Okay. So delikado kasi yan, baka mapigtas o matanggal, tumama sa mukha. Masaklap yan eh. Okay, so tinanggal ko na yung mga nuts uli ito, no? Kasi hindi maganda eh. Ano, hindi bagay sa ano, siguro sa 6 string na gitara pwede to, no? Pero sa bass string eh ano, hindi siya pwede. Okay? Ngayon pwede ko rin sanang ito ang gamitin, no? Pero what this will require is to cut along the edges here and straighten this out like that, you know, like a rectangle right there, and then install it like this, you know. Masyadong ano, mabusisi kasi ayoko na magputol ng kahoy. Pagod na ako magputol ng kahoy. So pero pwede akong magbutas. Magbubutas ako. So, yun ang gagawin ko. Hay, kawawang bass guitar. Wala na namang leeg. But don't worry, I have a solution. Just check it out on the next video, mga katropa. Don't forget to click on the notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you.